Pala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan. Sapagkat mapapawi na ang aking galit, ako'y matutulad sa hamog na nagpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal.
Tinig ko'y inyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Magbigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning baskit. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita nang ikaw'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay, di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang tangi kong hangad, sana'y ako'y sundin, sundin ang utos ko sa bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. Ang sabi ng Poong Mahal, kasalanan ay taligtad, ang suway ay pagsisihan, paghahari ng lubusan, ang buong Diyos na may tapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro. Wika ng iskriba, totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi, magmahal ka. Yan. Parang hindi pa kumain. Hindi pa naman ata talaga. Sa atin pong ebanghelyo, may tanong po kay Jesus, ano raw yung pinakamahalaga sa lahat ng utos? Tanong ko po sa inyo, ano po bang pinakamahalagang utos sa buhay ninyo? Utos po ba ng nanay? Utos ng asawa? Kapag hindi sinunod yung utos ng nanay o utos ng asawa, magkakagulo na. Ano pong sagot ni Jesus? Ang pinakamahalagang utos, unang-una sa lahat, ibigin ng Diyos ng higit sa lahat, ng buong katauhan, ng buong puso, ng buong pag-iisip, kaluluwa, at ng buong lakas. At ang ikalawa, ibigin ng kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Yun po yung napakahalagang utos na ipinapahayag sa atin. At nung sumang-ayon yung eskribang nagtanong sa kay Jesus, ano pong sabi ni Jesus sa dulo? Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Pakisabi sa katabi, malapit ka na. Na ano? Na pagharian ng ating Panginoon. Ano pong ipinapahayag sa atin noon? Mahalaga na alam natin. Mahalaga na sumasang-ayon tayo. Yun po yung sinasabi ni Jesus. Kaya sinabi niya dun sa eskriba, malapit ka ng pagharian ng Diyos. Pero, kung mapapansinin po ninyo, malapit na. Pero, may kailangan pa. Partunay na mapagharian ng ating Diyos. At ano pong kailangan? Sinasabi po sa atin ng Panginoon natin sa araw na ito, hindi sapat na alam lang natin at hindi sapat na sinasang-ayunan lamang natin kung ano yung iniuutos at ipinapahayag ng ating Diyos. Tunay lamang tayong mapaghaharian ng Diyos kung yung alam natin ay isinasagawa natin. Kung yung ating napapakinggan, yung ating nalalaman na totoo at tama ayon sa pagpapahayag ni Jesus Nazareno, tunay lamang itong magdadala sa atin sa paghahari ng Diyos kapag tayo ay nagsasabuhay nito. Kaya napakahalaga po mga kapatid, hindi tayo maiwan sa kaalaman at sa pangsang-ayon. Mapagpatuloy nawa ito sa ating mga buhay. Ito pong ginagawa natin, paglalagay po ng kaalaman ng tama at mabuti sa ating buhay. At nawa maipakita natin na tayo nga ay nasa paghahari ng Diyos, na kapag labas natin ng simbahang ito, yung ating kaalaman makikita sa ating mga buhay. Amen po ba? Pakisabi ulit sa katabi, magmahal ka. Sa gawa. Ayan, napakahalaga po. Ngayon po, yung pangalawang punto ko ay tungkol sa pag-uutos ng Diyos. Ano daw po ba yung mahalagang utos, pinakamahalagang utos? Ang pinakabuod po ng pinakamahalagang utos na ipinapahayag sa atin ng Panginoon ay yung utos niya na magmahal. Mapapatanong tayo, pwede tayong mapatanong, maiuutos ba ang pagmamahal? Ano pong ibig sabihin ng Diyos? Anong pakahulugan ng Diyos kapag sinasabi niya na ang utos niya na higit sa lahat ay magmahal? May dalawang bagay po na ipinapahayag sa atin kapag galing sa Diyos yung utos na pagmamahal. Unang-una po sa lahat, kapag tayo ay binibigyan ng Diyos ng utos na magmahal,
ang ibig sabihin po, ang pagmamahal ay malaya. Pakiulit po, ang pagmamahal ay malaya. Ayan po, tandaan po natin iyan. Bakit ka po nasabi iyon? Kapag tayo ay inuutusan, ibig sabihin, meron tayong kalayaan na sumunod o kaya hindi sumunod. At nung sinasabi ni Jesus na ibigin natin ang ating Diyos, ang ating kapwa, may kalayaan po tayo na hindi sundin iyon o susundin natin iyon. At kapag sinusunod natin, ano pong kahalagahan ng pagpapahayag na ang pagmamahal ay malaya? Ibig sabihin, ang pagmamahal ay hindi pinipilit. Ang pagmamahal ay pinipili. Pipiliin natin. Kahit na kung minsan, sa kadalasan po kasi, ang tingin natin sa pagmamahal, ang nagtutulak sa atin ng pagmamahal, ay yung ating mga damdamin. Kung ano yung pakiramdam natin. Kung masaya tayo, sige, magmamahal ako. Kung okay itong taong sa akin ito, mamahalin ko yung taong ito. Pero kapag hindi na okay, kapag wala ako sa pakiramdam, wala ako sa mood, hindi ako magmamahal. Nakabase kung minsan, o kaya naman madalas, sa ating damdamin. Pero yung sinasabi ng Diyos na utos niyang magmahal, piliin natin yung pag-ibig sa Diyos at sa kapwa kahit na ano yung nararamdaman natin. Halimbawa po, sa mga mag-asawa po, siguro po meron dito matagal lang mag-aasawa. Hindi naman ho, totoo naman po diba sa mag-asawa na hindi araw-araw ay masaya. Hindi araw-araw ay masarap mahalin yung asawa. May mga pagkakataon na dadating sa ating relasyon na kung minsan yung asawa natin ay dahil sa kakulitan, dahil pasaway, ay mahirap mahalin. Pero sa kabila noon, yung tunay na asawang nagmamahal, kapag yung asawa niya mahirap mahalin, patuloy niyang pipiliing paglingkuran. Patuloy niyang pipiliing pagsilbihan. Patuloy niyang pipiliing mahalin. Kahit na kung minsan sa kanyang damdamin ay wala yung kaligayahan at pagmamahal. Yun po yung pinapatungkulan ng pag-ibig ay malaya. Malaya nating ibinibigay kahit na hindi natin nararamdaman. Malaya nating nanaisin yung kabutihan ng ating minamahal kahit na hindi natin pakiramdam. Malaya po ang pagmamahal. Yung ikalawa po, minsan mapapatanong tayo. Mahirap po iyan, Father, yung mamahalin mo yung mga taong mahirap mahalin. Kaya pupunta tayo sa pangalawang ibig sabihin ng Diyos kapag iniuutos niya na tayo ay magmahal. Ito po yung tandaan natin. Kapag ang Diyos nag-uutos, nagbibigay siya ng biyaya para magampanan natin yung kanyang iniuutos sa atin. Kapag ang Diyos nag-utos, nagbibigay siya ng biyaya. At maging maliwanag po sa ating lahat na yung pagmamahal ay biyaya ng Diyos. Ito po ay galing sa Diyos. Yung ating kinukuhaan ng inspirasyon para magmahal sa ating kapwa, nawa ay ang pagmamahal ng Diyos. Bakit po mahalaga ito? Dahil kung ang pagkukuhaan lamang natin ng ating inspirasyon para magmahal ng kapwa ay yung ating sarili o kaya naman yung kabutihan na ipinapakita sa atin ng kapwa, yung ating paggawa ng pagmamahal sa iba, palaging magkakaroon ng pagkukulang. Palaging kakapusin. Pero kapag ang pinagkukuhaan natin ng pagmamahal ay yung ating Panginoon, kahit na minsan nahihirapan tayo, dahil bukas tayo sa biyaya ng Diyos, ang mabibigay nating pagmamahal sa iba ay yung sapat para sa kanila. Kaya sa mga pagkakataon po na nahihirapan tayo magmahal ng ating mga kapwa, ang magandang tanong sa atin, bukas pa ba tayo, bukas pa ba yung ating buhay para tayo ay makaranas at makatanggap ng pagmamahal sa Diyos? Makikita rin po natin sa ating buhay
na yung Diyos, yung ating Panginoong Hesus sa krus, nung siya ay nahihirapan ng mahalin yung taong bayan dahil siya ay sinaktan at ipinako sa krus, tingnan po natin, ano po yung isa sa mga sinabi ng ating Poong Hesus Nazareno? Sinabi po niya, Ama, patawarin po ninyo ang mga taong ito. Kumbaga, ang ating Panginoong Hesus humihingi ng grasya sa Diyos na patuloy niyang maialay yung kanyang buhay para mayakap yung kanyang misyon na mahalin yung lahat ng tao kahit na siya ay sinasaktan. Humihingi ng grasya sa Diyos Ama. At nawa ganun din po yung gawin natin. Mapapakinggan din po natin sa iba pang tagpo ng Ebanghelyo. Sinasabi ng ating Poong Hesus Nazareno, mahalin ninyo, patawarin ninyo yung inyong mga kapwa na nagkakasala sa inyo. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway. At pagkatapos sabihin ito ni Hesus, ano pang sinabi niya? Ipagdasal ninyo ang mga taong umuusig sa inyo. Pinapaalala sa atin na tunay na hindi natin kaya na magmahal ng tayo lamang. Kailangan at kailangan natin ng grasya at biyaya ng Panginoon upang tayo ay maging tapat na mga anak ng Diyos na nagmamahal ng lahat ng tao. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung patuloy na pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sa mga panahon na nahihirapan tayong mahalin ang bawat isa, patuloy nawa tayong humarap sa ating Poong Hesus Nazareno. Ang pagmamahal po ay malaya, ang pagmamahal ay biyaya. Kaya patuloy tayong humingi sa Diyos ng biyayang ito upang malaya nating maipakita sa mundo yung pagmamahal na nais ng Panginoon. Nais ko pong tapusin itong aking pagninilay sa kwento ng mag-asawa po. Meron pong mag-asawa na binisita ng isang pari para kanyang basbasan, anointing of the sick po. Yung lalaki po ay bedridden na po, hindi na nakakabangon. Tapos yung kanyang asawa na babae, siya po yung nanghingi ng pagbabasbas para sa kanyang asawa. Nadasalan na, nabasbasan na, at nung paalis na yung pari, sabi nung babae, Father, ipagdasal po ninyo ako. Para saan po? Sabi nung babae, ipagdasal po ninyo ako na patuloy ko pong mapagsilbihan yung aking asawa na hindi na nakakabangon, wala nang nagagawa. Pagdasal niyo po akong patuloy siyang kalingain at alagaan. Kasi Father, sa totoo lang, may mga araw na napakahirap talaga na paglingkuran yung aking asawa. May mga araw na ang hirap-hirap bumangon para lamang alagaan yung aking asawa. Pero Father, sa mga pagkakataon na ganun yung aking nararamdaman, ang tumutulak sa akin para bumangon at patuloy na alagaan yung aking asawa ay yung pagdadasal ko po. Yun po yung kinakapitan ko. Yun po yung nagbibigay sa akin ng lakas. Kaya Father, kailangan ko po ng dagdag na lakas. Ipagdasal po ninyo ako para patuloy kong paglingkuran yung aking asawa. Kung titingnan po natin, malaya pong minamahal ng babae yung kanyang asawa. Wala na po sa pakiramdam. Kung minsan po, mapapansin natin dun sa narinig nating kwento, may mga araw na nahihirapan na siyang makita yung kaligayahan sa kanyang ginagawa. Yung kanyang pinagkukuhaan ng inspirasyon para patuloy na makabangon at makapaglingkod sa kanyang asawa ay yung biyaya ng pagmamahal na kanyang natatanggap sa ating Panginoon. At ito rin po yung iiwanan ko sa bawat isa sa atin. Nawa yung bawat isa sa atin, patuloy nawa tayong pumili
ng malaya na magmahal, kahit na kung minsan o kaya naman madalas, ay mahirap itong ibahagi sa iba. At nawa kapag nauubusan tayo ng kakayanang magmahal, malaman natin kung saan kukuha ng lakas, kukuha ng inspirasyon, kukuha ng motibasyon para makabangon at makapagpatuloy na magmahal. Tandaan po natin palagi, tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo ay palaging binibiyayaan ng Diyos ng pagmamahal. Maging bukas nawa tayo sa pagbibigay ng Diyos ng pag-ibig na ating maibabahagi sa ating mga kapwa upang yung buhay ng bawat isa tunay na mapagharian ng Diyos at upang maranasan ng mundong ito ngayon pa lamang yung paghahari ng Diyos dahil yung bawat isa sa atin gumagawa at nagpapakita ng pagmamahal ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa, sa bawat panalangin ang ating sasabihin. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Bilang puso ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao ng may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo ng higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, baguhin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin ka at ang aming kapwa nang walang hangganan katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain naming ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas, sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Announcement, inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth or tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahin ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.30 at alas 4.45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po sa pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Announcement for Nazarene Catholic School. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan po ng Basilica Minor ng Pambansang Dabana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na mag-aaral mula preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Meron din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. Meron din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok sa grade bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page. Para sa iba pong tulong pang edukasyon pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero: 8733-9929, 8244-5609, 0966-211-2152. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan na lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluin mo sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala para sa ating lahat, lalo na sa araw na ito, hindi po sapat na alam lang natin kung ano yung utos ng Diyos. Dapat ito'y naisasagawa natin sa ating mga buhay. Kaya paglabas po natin dito sa simbahang ito, matapos matanggap ang mensahe ng Panginoon, ang ating misyon ay isa buhay ito. At patuloy nawa tayong magbukas ng ating mga sarili para sa biyaya ng Diyos ng pag-ibig upang yung ating mga buhay malayang makapagbahagi ng pag-ibig sa mundong ito. Sumainyo
ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.